Dapat pwede! Dapat pwede! Programang nagtataas ng kalinangan at kaalaman patungkol sa proseso ng eleksyon at disability inclusion kasama ang Legal Network for Truthful Elections. Dito lang sa FABC Radio TV. Walang iwanan, dapat pwede! Dapat pwede! Magandang araw kaagapay, magandang araw kalente. Ako po si Antoinette Eduardo at kayo ay nakikinig sa 8th episode ng ating programang Dapat Pwede na mapapakinggan sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company o FEBC Radio TV Nationwide mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sana po dahil sa ating mga nakaraang episodes, mga kaagapay at kalente, isa na po sa inyong inaabangan tuwing Sabado ng umaga, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang Dapat Pwede. Samahan niyo po kami ngayong umaga sa panibagong talakayan na ang layunin ay palakasin ang kaalaman ng ating mga persons with disabilities at mabigyan rin kayo ng napapanahong updates patungkol sa proseso ng eleksyon, isyu ng lipunan at iba pang impormasyon na makapagbibigay ng inspirasyon sa ating lahat. Sa layunin na ito po, talaga namang mapapasabi ka na lang ng dapat, pwede, dahil palaging wagas at dalisay. Palagi rin po nating tatandaan na walang iwanan. Gusto rin po namin magpasalamat sa mga nanunood at nakikinig ng mga nakaraang episodes. Maraming salamat po sa mga suggestions, mga katanungan at clarificatory questions po ninyo. Nagpapasalamat po kami kasi sa mga ganitong klaseng engagement po, mas nai-improve yung ating palabas. Para po sa mga organization of persons with disabilities at civil society organizations sa Pilipinas na kasamang nakikinig ng episode natin ngayong umaga, na gustong lumahok sa ating mga proyekto para sa ating mga persons with disabilities at iba pang marginalized sectors ngayong eleksyon, maaari nyo po kaming makontak sa mga numerong ito. 0917-106-6265 at sa Facebook page po ng FEBC Radio TV at ng Lente Philippines. At para sa episode po natin ngayong umaga, makakasama natin sina Mr. Ramilo Soromon, ang Program Manager ng Norphil Foundation Incorporated, si Ms. Crizy Bisda, ang Consultant ng Call Foundation of the Blind Incorporated, at si Mr. Lauro Porcil, ang Program Director of Call Foundation of the Blind Incorporated. Makakasama rin po natin ang ating Filipino Sign Language Interpreters na sina Ms. Joy Villarreal at si Mr. Jimwell Jobson. Sa Lunes na yung eleksyon natin, napakalapit na po. At last week na pag-usapan natin yung mga reminders para sa ating mga botante on election day. Kaya naman, ngayong umaga ay pag-uusapan naman natin ang commitment ng ating mga kandidato sa fulfillment ng disability rights sa ating bansa. So huwag na po nating patagalin, kasama na natin ngayon. Good morning po sa inyo, Sir Ranil, Ms. Crissy at Sir Lauro. Magandang umaga din no sa ating lahat no sa mga tagapakinig no ng ating iba't ibang episode. Kinagagalak ko na ako ay naimbitahan dito no Ma'am Tonet. Maraming salamat po Sir Ranil. Good morning din po Ms. Crissy. Good morning po. Good morning din po sa lahat ng listeners natin. Thank you very much for inviting me. Happy to share kung ano man po yung ma-share ko about persons with disability and disability inclusive elections. Thank you so much po. Thank you very much, Ms. Crissy. Salamat po sa inyong oras. Sir Lauro, magandang umaga din po sa iyo. Good morning po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At maraming salamat po sa oras na ibinigay ninyo sa amin. Ngayon po, maaaring nagtatanong yung mga nakikinig at nanonood sa atin, ano-ano po kaya yung misyon at gawain ng inyong organisasyon para sa sektor na persons with disabilities? Siguro simulan po natin kay Sir Ranil. Sir Ranil? Yeah. Salamat no Ms. Tonet. So ang Norphil no isa siyang national organization no na naglilingkod no sa mga bata, kabataang may kapansanan at ang kanilang mga magulang. Kasama din no sa aming misyon ang paglilingkod din no sa mga batang inabandona no at yung mga walang pamilya. No kami po ang Norphil ay
pang 38 na no nitong 2022 ay kami po ay lisensyado bilang Social Development Agency ng Department of Social Welfare and Development. Accredited din po kami no ng PCNC. Yun po siguro ang pinakamaikli no na pagpaliwanag patungkol sa Northfield Foundation. Thank you very much, sir, sa pag-introduce po sa amin ang inyo pong mga programa at advokasya. Patungo naman po tayo sa Call Foundation of the Blind Incorporated. For sure, alam, gusto din pong malaman ng mga nakikinig sa atin ngayon, nanonood, ano po yung mga programa, yung mission at inyo pong mga gawain sa organisasyon. Siguro, simulan ko kay Sir Lauro dahil naka-unmute na po siya. Sir Lauro? Yeah, good morning ulit po. Yung, good morning. Yung Call Foundation po, kung makikita niyo ang kanyang pangalan, Center for Advocacy, Learning and Livelihood. So, kami po ay meron mission na mag-advocate para sa may kapansanan. Mm-hmm. Hindi lang para sa blind, kundi sa lahat ng may kapansanan. Mm-hmm. Nagbibigay din po kami ng training sa livelihood at meron kami na gadget sa livelihood na as of this time, meron kami ng 100 blind, more than 100 blind employees na nagtatrabaho sa aming Masyad Center dito sa Luzon at saka sa Visayas. And basically, katulad po ni Sir Ranil at saka ni Ma'am Quincy, nag-a-advocate kami para ma-promote an UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Thank you very much, sir, sa iyo pong pag-introduce sa amin ng inyo pong organisasyon. Ngayon po, Ms. Chrissy, meron ka po bang maaring idagdag or pwede mo po ba sa aming na-share yung mga projects and iba pa ninyong mga recent projects po ng inyong organisasyon? Ayun. So, marami na po nasabi si Sir Lauro about dun sa Call Foundation at yun nga po, talagang malakas po yung advocacy naming lahat, pati sina Sir Ranil, sa promotion and implementation of UNCRPD, yung United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. And sa ngayon, meron pa po kaming ongoing project sa Call Foundation. Ito po yung promotion and implementation of Enabling Master Plan 2025. So parang para rin siyang UNCRPD, except that this is more on covering the Asian region. So parehas din po siya ng principles and equality din po ang hinahanap nito at gustong mangyari, lalo na pagdating sa elections, kasi part of the persons with disabilities rights is to right to vote. And isa rin po ito sa mga ina-advocate namin ngayon sa current project namin ng Enabling Master Plan Promotion and Implementation under Call Foundation. Okay, thank you very much, Ma'am Chrissy. Sir Ranil, meron, kanina po hindi ko natanong sa inyo, ano din po yung inyo ngayong mga programs or projects, recent projects ng Northfield po? Go ahead, sir. Yeah, thank you no Ma'am Tonette no. Medyo marami no ang mga programa at proyekto ng Northfield Foundation. Pero no yung mga bago namin na mga proyekto, isa dito no ang community-based inclusive development no nakilala siya na community-based rehabilitation or CBR. So may iba't ibang lugar kami sa Pilipinas na project site namin. No, sinimula na rin no ng Northfield nung patungkol no sa aming isa pang proyekto, ang tele-rehab, tele-rehabilitation o yung paggamit no ng mga online na platform para magbigay no ng rehabilitation sa mga bata at
mga taong may kapansanan. No? Sinasimula naman namin yung aming isa pang bagong proyekto, no? Ang patungkol sa sexual and reproductive health rights of persons with disabilities. At meron din kami, no, kasi pinag-usapan natin dito ang partisipasyon or ang pakikilaho, no? Isa kami, no, sa nangunguna para isulong, no, ang karapatan na makilaho ng mga bata, mga kabataan at mga taong may kapansanan. Kasi naniniwala kami na ang pakikilaho ay dapat magsimula sa pamilya, sa paaralan, sa komunidad, no, at saka sa ating bayan. So kasi participation. Kaya nga actually no, Ma'am Tunet, nakinig yung aming mga ano, yung aming mga kabataan na may kapansanan noong nakaraang episode ng Dapat Pwede. Ayan. So, kumbaga, isa din po itong naging platform para well-informed yung mga merong access doon sa inyo pong project. Ano, nakakapanood sila, nakakapakinig ng mga programa to make them well-informed of what's happening in our society. So, thank you very much, Sir Ranil, for sharing. Ngayon po, kung tatanungin po kayo, paano kaya natin ngayon mailalarawan ang estado ng disability rights sa ating bansa? Kumusta po ang estado when it comes to disability rights sa ating bansa, Ma'am Chrissy? Okay, while waiting for Ma'am Chrissy, siguro diretso muna po tayo kay Sir Lauro. Go ahead, sir. Kumusta po ang ating estado ng disability rights ngayon sa ating bansa? Well, in comparison, kahit na yung mga 10 years ago, malaki na ang inunlag natin. Kasi nga, dahil sa pag-ratify ng ating bansa doon sa UN Convention. Ang Pilipinas kasi, isa sa pinakamaagang nag-ratify ng UN Convention tungkol sa karapatan ng may kapansanan. Kaya, in comparison sa mga 10 or 5 years ago, patuloy naman ang pag-unlag, no? Although marami pang dapat gawin, lalo na ang gusto namin ay mapalakas yung aming National Council on Disability Affairs. Kung pwede, gusto namin mailagay yan sa Office of the President para magkaroon ng influence kasi sa ngayon, under lang sila ng BSWB, kaya masyado kaming identified sa social welfare. So ang gusto namin na ma-identify o yung sinasabi ng meaningful participation ng may kapansanan mula sa planning hanggang sa implementation hanggang sa evaluation ng lahat ng policy program ng ating bansa na inoformulate ng lahat ng ahensya ng gobyerno. So, we are after that. So, medyo papunta na kami doon. Kung baga sa ano, hindi katulad noong araw na halos talagang iba ang gumagawa ng patakaran para sa amin. Ngayon, kasama na kami. Okay. So maganda pong development, ano po. And gusto natin dumire-diretso po ito. Nakasama kayo sa pagplano hanggang sa evaluation. Sir Ranil, anything that you'd like to add po? Kumusta po ngayon ang kung ilalarawan mo po ang estado ng disability rights sa ating bansa? Go ahead, sir. Yeah. Actually si Sir Lauro, no, he's very humble, no? Siya yung aming nakaraan, no, na lead convener ng Philippine Coalition, no, on the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. At ang grupo namin, siyempre kasama doon si Chrissy, no, kami ang gumawa, no, ng unang tinatawag, no, na parallel report sa implementasyon ng UNCRPD sa Pilipinas. No, siguro I don't know, no, parang nagmemelo na si Sir Lauro
Kaya no. So may improvement naman, no, may improvement naman, pero marami pa, no, marami pa dapat pagtrabahuhin, no, ang ating pamahalaan bilang tinatawag natin no, the primary, no, the primary duty bearers. Kasi ang mga taong may kapansanan tulad ni Sir Lauro, ni Miss Chrissy, no, ang mga batang may kapansanan ang tinatawag na mga rights holder, no. I'm sure alam to no ni Sir Lauro. Nakasadoon no sa pinakahuling no dialogue between the state party and the committee on the CRPD na dapat ang estado ng Pilipinas ay mag-submit ulit no ng second na state report. Actually June siya. June siya this coming June. So kung gusto natin, kung gusto talaga natin na evidence-based, no, yan yung titingnan natin, no? Nag-improve ba talaga, no? Ayon sa tingin ng pangkalahatan, no? Hindi lang yung aming opinion or mga anecdotes, no? Dapat gumawa, no, ng pag-aaral ulit ang ating estado para makita talaga nag-improve ba talaga mula noon, no, hanggang sa 2022. Pero sumasang-ayon naman ako kay Sir Lauro. Nag-improve naman, pero kunti lang. Okay, so gusto pa natin makakita pa ng marami pang improvement. At nawa ay sa paraan na ito na pag-uusap po natin ay makakatulong na mas pang mag-improve sa mga darating na panahon. Ma'am Chrissy, is there anything that you'd like to add po? Yes, ayan. Oo. So I'd like to add, no, nasabi naman na ni Sir Lauro at ni Sir Ranil kanina yung improvements. And I would agree that we really do have improvements naman na all throughout the decades or for the past decade or so. Actually, I also have a share on that because, syempre, I'm relatively younger than them. So, ako yung isa sa mga mas naka-feel or naka-observe or experience nito nung ako ay estudyante, kahit papano, naramdaman ko naman na may pagbabago, lalo na nung nag-college na ako, may mga parang may experience ka naman na nagbubukas na mga opportunities for us, no, younger persons with disabilities. At dun ko siya maikoconnect sa ni-report ni Sir ng mga sir natin na meron nga talagang improvement. But a lot of things are still in the pipeline, kumbaga marami pa rin tayong dapat gawin. Kasi right now, kaming lahat, kaming mga advocates and groups of persons with disabilities, we are also helping the government to institutionalize the policies further, especially yung principles ng UNCRPD and enabling master plan sa mga mandates ng government agencies. Ito yung isang part or isang side din where I am very, very active na kami sa side namin, we are trying to help talaga the government in making sure na itong inclusion na sinasabi is engraved or institutionalized within the mechanisms or mandates ng government. So ito yung sinasabi nina ng mga sir natin kanina na kumbaga kailangan talaga natin tulungan yung estado kung paano siya pwedeng ma-engrave sa sistema nang sa ganun nagpapalit man ng administration every election, we can be assured, and even the younger generations and the kids with disabilities, assured sila na while they're growing up, things are getting better and better, improving and improving. Thank you. That's wonderful. Thank you, Ms. Chrissy. Siguro idiretso ko na po, sir, yung katanungan na ito. Dahil na simulan natin na mention mo about sa policy. So sa ngayon po ba, makikita natin na nakabuo na ang ating bansa ng sapat na batas para maprotektahan at mapalakas ang karapatan ng ating mga persons with disabilities? Based on your assessment po, what is your answer to this question? Well, ang masasabi ko, number one, medyo mix yung aking response to your question because first of all, meron naman tayong existing na mga policies for persons with disabilities in the Philippines. However, meron tayong challenges on the implementation and monitoring of these laws. Another thing is,
So, maganda naman siya. It's just that meron nga challenge on the implementation side and monitoring, pati evaluation nga din. And we also need to upgrade or kumbaga, we have to parang i-attune into modern times yung mga existing laws din natin para mas lalo pang maging inclusive ito to persons with disabilities. Like for example, may ongoing ngayon na mga talks and discussions about BP 344, which is the accessibility law, where gusto na ng sektor na ipagpatuloy siya pero sa in a manner na mas updated or mas akma, mas angkop sa panahon ngayon, dahil ang persons with disabilities sa ngayon ay independent people or more independent people, at mas marami nang nagagawa, mas productive. So dapat ang batas ay sumusunod sa mga pagbabago at angkop sa pagbabago. Kaya yes, I would agree na marami namang batas tayo for persons with disabilities. Yung iba dito may challenges sa implementation. Yung iba mas may kailangan pa ng mas klaro na IRR or magkaroon ng IRR. Yung iba naman kailangan ng i-update para mas angkop sa panahon natin ngayon. Para mas masabi nga at makita din ng mga younger generations pa na things are really becoming more inclusive. Mm-hmm. Right. Thank you very much, Ms. Chrissy. So, kailangan adaptable, ano po, yung ating mga batas sa kung ano yung nangyayari sa panahon ngayon. Dahil nga sabi mo, we have a very changing times. Paiba-iba yung panahon natin. Sir Lauro, is there anything that you'd like to add po to that answer? Sa tingin mo po, sa palagay mo, nakabuo na ba na ang ating bansa ng sapat na batas para maprotektahan at mapalakas ang karapatan ng ating mga persons with disabilities, Sir Lauro? Actually, alam ninyo, ang inak-inak talaga, magaling gumawa ng, ano, ng policy, magaling gumawa ng program, at saka mabilis umirma o mag-ratify ng convention. Lahat atang convention, inirmahan natin. Ang problema talaga, implementation. Ano ba, sa Congress, meron tayong isa sa magandang development sa Congress. Meron tayong Special Committee on Persons with Disability. Kaya lang, one time, kausap ko yung mga yung chairperson nun at saka nun ibang congressman na member nun Special Committee. Ang problema talaga nila yung pagkuha ng budget. Kaya, anong halaga ng policy kung hindi bibigyan sa mga sapat na project? Isa pang reality ng may kapansanan. Maraming may kapansanan ay nakatira sa rural area, sa mga remote area. Dito sa urban areas, meron tayong tinatawag na igaw, yung Persons with Disabilities Affairs Office. Pero sa malalayan lugar kung saan nandoon ang maraming malkapansana, halos wala. So, gusto ko bang sabihin, parang hindi masyadong targeted o hindi systematic ang ag-address ng mga problema. O yung mga karapatan ng malkapansana. Okay. So, basically, yun ang talagang dapat aksyonan pa. Nasaan ba ang may kapansanan? Magkano ba ang allocation na ibinibigay? Yun ba naman? At saka, lalo na po yung involvement ng DEO. Noon bagong ratify ang CREB, very active at talagang inaano yung mga disabled people's organization. Pero lately, parang bumabalik tayo sa, parang nag-deteriorate. Kaya isa yung sa dapat aksyonan, lalo na nagsusunog na administration, na talagang tutuhanin. Yung point ko, sana totoo na. Sana maramdaman, lalo na yung mga, remember, meron kami data na
galing sa World Health Organization na 15% ng population ay may kapansanan. However, yung budget na binibigay sa ano, ang nakalagay lang doon sa isang policy ay at least 1% lang. So, ang layo doon sa 15% na ano, pero ang at least 1%. At least, mabuti na nilagyan nila at least 1%. So, pwede nila ano. So, ang gusto po natin ngayon is consistent implementation. Ano po? At talagang nasusunod na babantayan yung talagang problema, yung pangangailangan ng ating persons with disabilities. Tama po ba yung ano, yung proper implementation ng mga batas ang importanteng gawin, Sir Lauro? Yung tutuhanan. Tutuhanan. Mahilig tayo sa mga declaration. Mahilig sa ano, pero minsan maaari mong questionin, tutuhanan ba yan? Hanggang na yun, nagtatanong pa kami, totoo na ba yan? So gusto natin maramdaman, ano po, na totoo talaga yung mga sinasabi, lalong-lalo na through the laws dapat properly implemented at makatotohanan. Thank you very much, Sir Lauro. Yung katanungan ko naman po sa inyo, dahil nasagot sa palagay ko po, nasagot naman na yung katanungan natin kanina. Ngayon po, kung titingnan natin, kasi meron tayong mga miyembro ng persons with disability sector na tumatakbo o kumakandidato ngayong eleksyon, ngayong taon, ngayong eleksyon 2022. Ano po sa tingin niyo ang mga hamon na hinaharap ng mga taong ito? Ms. Chrissy, anything that you'd like to add po? Kumusta kaya? Ano kaya yung sa tingin natin na posibleng hamon na hinaharap ng ating mga persons with disability ngayon na kumakandidato para sa paparating na eleksyon 2022, Ms. Chrissy? Ayun. So, masabi, marami na rin pong na-point out si Sir Ranil tungkol nga dun sa challenges nila. Siguro ang mai-add ko na lang talaga is talagang kailangan pa ng further campaigning. Kasi nga, kailangan mong talunin kasi talaga yung mga so-called trapo or yung talagang kilalang kilala na talaga by the name pa lang, di ba? Yung malakas na yung tulog ng pangalan nila. Hindi naman kasi maiwasan din sa Filipino culture na meron pa rin kasi tayong or nahahaluan pa rin kasi talaga tayo ng personality-based voting. And ito as part of my voters' education then to my fellows na sana po lumayo na tayo doon sa personality-based voting. Hence, we look at the competencies and the qualification of the candidate. Kasi, kumbaga sa ano, hindi naman po ito tungkol sa kung sino ang may magandang mukha, sino ang sexy na pangangatawan ng kandidato, or sino yung, you know, may charming face talaga. Hindi po nakikita ito talaga sa physical na anyo. Kundi, ano po ba yung nagawa nila in the past? And ano yung track record nila that would explain to us na inakap ba talaga nila mula noon hanggang ngayon yung sinasabing disability inclusion agenda or yung mga inclusion concerns and matters ng persons with disabilities. Hindi lang yung ngayon lang election, ngayon lang sila magtatanong kay person with disabilities na ano bang gusto nyo? No? Kung parang ngayon lang ba na election? Siyempre, dapat mas maging wiser na tayo ngayong election at sana doon natin mas tignan kaysa doon sa ano yung ningning ng pangalan. So, I guess, yun, mas ako yun yung mas maidadagdag ko, mas ma-advise ko sa voters perspective at sa mga voters na para matulungan lalo yung candidates ng person with disabilities and the sector itself, siguro kasama natin yung mga walang may kapansanan in really looking for the best candidate na hindi na lang tayo masisilaw sa ningning ng pangalan at sa ningning ng makinarya. Thank you very much, Ms. Chrissy. Sir Lauro, pagdating naman po sa effective strategy para makapagpalakas pa lalo ng loob ng maraming miyembro ng persons with disability sector na tumakbo sa ating halalan or eleksyon, lalo sa mga paparating na eleksyon po, ano kaya yung sa tingin nating effective strategy para dito, Sir Lauro? Okay.
at least meron na tayo na yun yung igaw, no? Yung Persons with Disabilities Affairs Office. Uh-huh. At kailangan, alam mo, it's all about funding. Alam mo, yun man ang sikat, kaya sinasikat, mayroon sila ng funds. Kaya sinasikat dahil bago malayo pa ang eleksyon, meron na silang ulgo para mag-akilala. So, alam naman natin na dito sa ating bansa, napaka-mahalaga yun magiging sikat, pero hindi ka naman magiging sikat kung wala kang pera. So, it's all really about allocation of funds. Kasi meron yung sinasabi sa amin na may igaw niya kami, pero igaw-igawan lang. Ibig sabihin, nakalagay lang dyan, pero halos okay. Hindi operation. Hindi ramdam. Mm-hmm. Oo, kung may operation man, parang token, okay. At least masabi lang na may igaw. Mm-hmm. Pero halos walang ondo. Yeah. Pag-i-issue lang ng ID ng persons with disability ang kanilang ginagawa, wala nang iba. Very admin, very transactional, walang strategic direction. Oo. Nabubuhay lang tuwing ano, National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Mm-hmm. Tapos magkikita naman no sa International Day of Persons with Disability. No, pagkatapos niyan, medyo papahinga naman. Okay. So may mga para, time para siyang, ano, para siyang very performative. So okay. I guess ang hinahanap namin is merong strategic direction and may strategic foresight kung paano strategically maiaangat yung persons with disabilities. Kasi kapag puro administrative, transactional, and what do you call that? Parang performative lang during celebrations. Parang, well, in my personal opinion, parang it's not, that wouldn't really work at all. Okay, it would not be effective. Ano po? So, dapat at all times ramdam yung ginagawa. Ramdam yung engagement. Lalong-lalo na po sa persons with disabilities. Thank you very much po. For yan po ay first part pa lamang po ng ating episode ngayong umaga. So, dyan lang po kayo dahil meron pa po tayong second part. Maraming salamat po muli sa ating mga panauhin na sina Sir Ramil, Miss Chrissy at Sir Lauro. Pati na rin sa ating Filipino Sign Language Interpreter sa kasama natin ngayon si Miss Joy Villarreal at mamaya si Mr. Jimwell Jackson. Ang ating palabas ay hindi lamang nabuo para mag-focus sa usaping eleksyon. Gusto rin itong magbigay ng pansin sa accessibility ng impormasyon para sa ating mga vulnerable sectors, hangad ng programa na maging tulay upang makatulong sa pagsulong ng advokasya patungkol sa disability inclusion. Kaya naman, kung mayroon po kayong mga katanungan, pa-shoutout at mga suggestions para sa programa, huwag po kayong magpatubiling i-contact po kami sa mga numerong ito. Sa numerong ito, 0917106-6265 at sa Facebook page po ng FEBC Radio TV at ng Lente Philippines. Kapit lang po kayo at magbabalik kami para sa sunod na parte ng ating programa. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad, panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal. Walang bakit. Sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
Ito ang 702-DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers. Dapat pwede! Dapat pwede! Programang nagtataas ng kalinangan at kaalaman patungkol sa proseso ng eleksyon at disability inclusion kasama ang Legal Network for Truthful Elections. Dito lang sa FABC Radio TV. Walang iwanan. Dapat pwede! Dapat pwede! Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Nagpapatuloy po ang ating programang Dapat Pwede! Muli ako ang inyong host. Ako po si Antoinette Eduardo at ang programang ito ay nabuo po dahil sa pakikipagtulungan ng Lente at napapakinggan po tayo sa himpilan ng Far East Broadcasting Company o FEBC Radio TV Nationwide mula Luzon, Visayas at Mindanao. At ngayon po kasama pa rin po natin ang ating special guest sa episode natin ngayon, si Sir Raniel, Miss Chrissy at si Sir Lauro. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Ayan, nagbabalik po tayo sa ating programa. Ngayon po, patungo naman tayo sa katanungan ito. Gaano po kahalaga para sa gobyerno, lalo na sa ating mga kandidato, na isama ang karapatan ng sektor sa kanilang kampanya at paggawa ng government policies? Simulan po siguro natin kay Sir Raniel. Sir Raniel? Siyempre, no, mahalagang mahalaga. No, dahil, una, ang mga taong may kapansanan ay bahagi ng lipunan. At tulad ng ibang mamamayan, ang mga taong may kapansanan ay may karapatan din. Lahat ng mga tao, kasama na ang mga taong may kapansanan, ay may karapatan. At sila dapat ay isama sa lahat ng mga aktibidades ng isang lipunan. At dapat sila ay konsultahin kung anuman ang mga pulisiya, anuman ang mga batas na may epekto sa kanilang pamumuhay. At pag kinonsulta sila, pag isinama sila, maging makabuluhan, no, ang anumang pulisiya at anumang batas na gagawin ng ating mga representante. Mm-hmm. Okay, thank you very much, Sir Raniel. Miss Chrissy, anything that you want to add, po? Yes. So, siguro to further elaborate lang po yung sinabi ni Sir Raniel kanina, when it comes to consultation po, dapat talaga yung persons with disabilities are part of the policy making and program development. From the design phase to conceptualization stage up to the implementation, monitoring, and evaluation. Kumbaga, sa lahat po ng stages, nandun po kami at kasama namin sila or kasama nila kami para makatulong po kami sa mga, siguro, para makita nila nasan yung gaps and how to make the policies and programs inclusive. Kasi nga, meron kaming mantra na sinasabi palagi na nothing about us without us. And paano nga naman magkakaroon ng about us if we are not even part of the consultation, we're not part of the design and conception, yung lahat ng stages na sinabi ko kanina. And we have to remember din po, no, pati yung mga candidates natin or even yung mga existing government officials natin na ang government po is of the people and for the people. And when we say that government is of the people and for the people, persons with disabilities are part of that because we are also citizens of this country and we are also people and human beings. Sadly nga lang po, lagi kaming napag-iiwanan, no, sa pagpaplano ng government. Pero alam naman namin na sa lahat naman ng efforts natin ngayon, at lalo na't nakakatulong na kami sa government, I am hoping, fingers crossed, na hindi na siguro kami mapag-iiwanan. At sana nga po. Thank you. Thank you very much, Ms. Chrissy. Sir Lauro, yung katanungan ko naman po sa inyo, sa inyo pong palagay, mayroon po bang sapat na focus sa ating mga persons with disability sector dito sa ating bansa? Nasagot na po kanina, briefly, na sa ni Ms. Chrissy sa kanyang kasagutan. Pero sa iyo pong palagay,
Meron po bang focus, lalong-lalo na sa paggawa ng mga government policies sa ating persons with disability sector? Right. So we want na on equal footing lahat ng sector. Ano po? Lahat pantay-pantay yung nakukuhang mga benefits at lahat, kumbaga, na-address yung mga concerns ng lahat ng sektor. At ngayon, syempre, sa persons with disability sector, gusto natin ma-address. Mm-hmm. Oh, kung ano na, kung pwede, dagdagan. Agan isang amin na ba? Right. Yung mga anak na magagalaw. Uh-huh. Eh, kahit na naman hindi mo masyado suportahan yan, kaya nilang maulagin. Yung mga anak na mahihina at may kapansanan, doon ka dapat magbuhos ng tulong, ng opportunity. So, panagal ko, it is panagal tama lang na those who have less should be given more. Okay. Yeah. Thank you very much. No, so kung sino ang mas nangailangan, mas bibigyan sila natin no ng sapat no na tulong. Pero para sa akin man to net, no, magbabalik ulit ito, no. Kaya nga meron kaming sa aming grupo ni Sir Lauro, ni na Chrissy, meron kaming tinatawag na disability from the human rights perspective. So para sa amin, magsisimula talaga ito. Ano ba yung tingin no ng mga tao, ng ating mga politiko, ng ating gobyerno sa mga tao may kapansanan? Tinitingnan ba nila ito no na parang bibigyan lang, okay na? Tinitingnan ba nila nito ay gamutin, okay na yan? O tinitingnan ba nila ang mga tao may kapansanan bilang mga taong may karapatan tulad ng ibang tao? Tinitingnan ba nila mga tao may kapansanan na makakontribute din no sa pag-unlad ng isang bansa? So napakalaki no ang influensya ng perspective, no? Uh-huh. Ng disability from the human rights perspective. Sana doon na tayo, no? Uh-huh. Unti-unti natin, no? Na ayusin ang ating tingin, no? From the medical model, no? From the charity model, going to the social model, and going, no? To the human rights model. So pag ano, no? Mag-improve, no? Mag-improve tayo talaga. Pero syempre, no, hindi naman natin sinasabi overnight yan, eh. May tinatawag din kami na on, no? Progressive realization. Progressive. So yung mga ganon, no? Sige, si Kalauro naman siguro at saka si Christy, parang marami na sinasabi. Thank you very much, Sir Anil. Ngayon naman po, yung katanungan ko pong ito, ay kasi ngayon lalong-lalo na po papalapit na yung eleksyon. Maraming mga kumakandidato sa atin, sa ating bansa. Ngayon, sa tingin niyo po ba, paano makukuha ng ating mga persons with disability? At paano niyo po nakuha yung mga impormasyon patungkol sa ating mga kandidato? May mga hadlang po bang na kaharap o mga hamon sa pagkuha ng mga nasabing impormasyon? Ms. Chrissy? Okay. So, pagdating sa information, marami po sa amin ang hindi maka-access talaga. Lalo na, no, yung sinasabi ng maraming nagsasabi ng mga voters, advocates na be wiser ngayong election, etc. But for the person with disability side, marami pong hindi maka-access ng information dahil marami po ang hindi accessible sa persons with disabilities. Halimbawa po, yung mga debates ng mga at yung mga pagpapahayag ng platforms ng iba't ibang kandidato, kinukulang po sila palagi ng sign language interpreters. Dahil kailangan po may access yung mga may kapansanan o yung mga bingi. Kailangan po nila yung access na yun, eh, para maintindihan po nila kung ano yung mga sinasabi ng kandidato. Hindi po kasi standard or lahat ng mga rallies, lahat ng mga kung saan man pinapalabas, merong sign language access or interpretation. Halimbawa naman po, nagpapamigay sila ng mga leaflets, mga kung anong physical or printed materials, hindi naman po ito nababasa ng mga persons with visual disability. So, dito po kami talaga nagkakaroon ng malaking problema sa pag-access ng information. Dahil bawat citizen po, tulad ng person with disability, na voters din, kailangan ng mabigat at matalinong pamimili. Pero paano namin magagawa yun? Kung ang access namin sa information kulang na kulang at maraming
problema along the way for you to access that information. Doon pa lang po sa sign language at saka sa pagkakaroon ng accessible formats, hindi pa na ibibigay or wala sa kada eleksyon. Kahit naman po ngayong eleksyon na to, may pagkukulang pa rin, though may nakikita naman na kaming improvements kasi mas malakas na yung presensya ng sign language interpreters, pero kulang pa din, kailangan mas marami pa at mas buo pa. And pagdating po sa mga young ones with disabilities, yung mga mas bata o mga teenager na ready na to vote, kailangan po nila ng mga simpler explanation. Lalo na doon sa mga may learning and intellectual disabilities, kailangan po may mas simplified na paliwanag para mas maintindihan po nila at independent po silang makapag-decide kung sino yung gusto nilang iboto. So, pagdating po sa access to information, ito talaga yung pinakamalaking challenge na kinakaharap ng sector dahil marami pong kulang sa pagiging accessible ng information, lalo na yung mga formats that are appropriate to different types of disabilities. Thank you very much, Ms. Chris. Ma'am Tune. Very much. And yung pong mga suggestions, ninonote po natin yan. Sa palagay nyo, paano maaabot ng ating mga persons with disabilities ang mga kandidato at mapapaabot ang kanilang gusto patungkol sa disability rights? Ranil? Para sa akin, no, Ma'am Tunet, it's a two-way process din. Diba? Kung minsan may mga, I don't know, biruan ba to or katotohanan din, no, ng aming mga kasama na mga may kapansana at saka mga magulang. Sabi nga nila, Ma'am Tunet, bakit pag panahon ng eleksyon, kahit nakasulok-sulukan yung aming sityo, nararating kami ng mga politiko, pagkatapos na, nung nanalo sila, bakit nakalimutan kami nila? Diba? So parang makakuha na tayo doon, diba? Nang hint, no? So, two-way process, no? Kasi sinabi nga kanina ni Chrissy, dapat may mekanismo, no? May mekanismo talaga, no? Hindi ako magsasabi kung sinong ano, kung sinong kandidato, no? Pero may kandidato, no, na nagkaroon ng ano, ng commitment, no? Nagkaroon ng commitment. So, kung nagkapirmahan ang sektor na may kapansanan at ang kandidatong ito, sisingilin siya namin. Pinangako mo to. No, pag nanalo ka na, saan yung pinangako mo? Diba? Accountability. At kung hindi niya matupad to, organisado naman na may kapansanan sa susunod na eleksyon, titingnan natin. Ikaw pala ay hindi mapagkatiwalaan. Pero ang sektor din na may kapansanan, dapat organisado din na may mga hakbang at may mga nangangatawan, no, na sila, no, na hindi naman lahat kasi ay makonsulta, di ba, ng ating pamahalaan. So may mekanismo, no, na may representasyon na sila ang maging boses ng mga taong may kapansanan. Yung totoong boses, ha, hindi yung mga boses-bosesan lang, no, nakiklaim sila na leader, wala naman pala silang constituents, no. Pero kami naniniwala, no, na this is an ongoing engagement, no. Hindi lang natatapos sa eleksyon ang engagement, no, between the government, no, and also with the sector of persons with disabilities, because this is a social contract, no. At saka singilin natin ang gobyerno dahil kasi karapatan natin to, no, at kanilang responsibilidad na paglingkuran, pero tumulong din tayo, no, sa pagpapanday ng isang lipunan, no, na kinikilala ang karapatan, no, ng lahat ng kanyang mga constituents. Maraming salamat, Tunet. Thank you very much, Sir Ranil. Maraming salamat. Ms. Chrissy, meron ka po bang gustong idagdag sa nasabi ni Sir Ranil? Yeah, actually, nasabi na nila lahat na ng mga sir natin. Pero para sa akin, talaga, agree ako kay Sir Ranil na talagang two-way street. No? It takes two to tango for us to reach out sa ating mga candidates at ang mga candidates makarating din sa amin. Kasi halimbawa, wala kang mekanismo para maintindihan ka namin. Paano mo kami maaabot? Wala kang sign language interpreter, wala kang accessible formats, wala kang easy read, easy understand materials. How can you really make yourself understood sa amin? Paano rin kami makakalapit kung wala rin kaming alam kung saan ka hahanapin, saan ka aabutin? Kaya nga it's a two-way street. It's
takes two to tango. Dahil kailangan natin yung mga accessible na mekanismo sa pagitan natin para magkaabutan tayo. And it will only happen when the candidates also are seriously or sincerely reaching out. At iniisip nila itong mga bagay na to para makaabot sila sa amin. Hindi dahil sa sinasabi namin, kailangan mo kaming abutin, pero kailangan talaga yung mekanismo na yun para malaman namin nasan ka, sino ka, at anong gusto mo para sa bansa at para sa amin. Kami din, at pag nandyan na ang mga mekanismong to, makakaasa ka na mas magiging engaged kami dahil alam na namin kung paano makipag-dialogo sa inyo, paano makipag-usap sa inyo, paano na kami makakapagpahayag ng gusto namin sabihin dahil nandyan yung mga mekanismong nagbibigkis sa atin. So, para sa akin yun po. Kaya I agree with Sir Ranilo talaga na it takes two to tango. Thank you very much, Miss Chrissy. At yung sabi mo din kanina, nothing about us without us. Masyado rin pong striking yun. At yes, we will keep that in mind. Ito po, para to wrap up our conversation this morning, ano po ang inyong hangarin para sa ating mga kandidato patungkol sa pagpapalakas ng disability rights sa ating bansa? Unahin natin kay Sir Ranil. Go ahead, Sir Ranil. Sa akin to net, very simply lang, no? Very simple lang talaga. Gawin lang nila, no, ang kanilang mandato. At sinasabi nga ni Chrissy, magpakatotoo sila. At kami din, siyempre, magpakatotoo din. No? Let's be true to our mandate and let's be true to ourselves. Thank you very much, Sir Ranil. Sir Lauro? Oo, alam mo, hindi natin nakalakal yung isa sa pinakamahalagang factor para ma-recognize ang may kapansanan. Ito yung role ng media. Kayo na nasa media, diba? Itong ginagawa ninyo sa Lente, sa FEBC. Alam ninyo, ang mga kandidato takot sa media. Pero kung nakita nila ang media, katulad ninyo, yung FEBC, ay talagang binibigyan ng focus yung mga marginalized. At nakikita nila na ang media ay nag-aahalaga doon sa mga naiiwanan. At alam mo, ang mga kandidato, takot sa media. At basically, gusto nila kung ano ang interest ng media, yun din ang interest nila. So, siguro itong ginagawa ninyo sa SEBC na binisigyan ninyo ng pagkakataon ang mga napag-iiwanan, kami mga may kapansanan, na mabigyan ng panahon sa inyong outfit. Ay, alagay ko, isa yan sa major actor. Kasi pag hindi kayong mga taga-media, pag hindi ninyo inansin ang isang sektor, hindi naman yung apansinin ng politiko. Kasi ang mga politician, ang gusto nila publicity. So, siguro sana ang media, bigyan din ang magandang publicity ang mga kapansanan. Para naman yung mga politiko, siyempre gusto nila mag-display yung mga may kapansanan, binibigyan ng, ano, ng focus ng media. O kaya, sana totoo, pero mas maganda kung totoo, makikialin sila sa media. So, I really want to highlight yung kahalagahan ng mass media, kahalagahan ng mga NGO, no? Katulad kayo sa Lente, na talagang dapat yung mga NGO na talagang meron respeto ng mga policy maker, yung nire-respeto ng mga taon in power, ay yun ang dapat magpahalagaan. I really wish our media and our NGO would join the struggle ng persons with disability. Kasi yung mga politiko, a-action lang yan pag may media. Pag walang media, alam na, hindi ko na dapat ipaliwanag.
Kailangan ng political and media. So, I really wish our media would also look at that, na gamitin niyo ang power ng media para yun mananap at iiwanan malagay sa focus. Thank you very much, Sir Lauro. Miss Chrissy, go ahead. Yes, so agree ako dun sa sinabi ni Sir Daniel kanina, hindi ko na uulitin. And siguro ang gusto ko na lang idagdag kay Sir Lauro, sa sinabi ni Sir Lauro, no? Insightful na yun. But gusto ko na lang magdagdag ng dagdag na sa media, we need to have proper representation. Kasi ito ang isa namin pinakamalaking issue. Hindi lang yung media na news, ha? Even yung mga production houses ng mga teleserye at mga docu, no? Na lahat, no? Ng entity ng media. Kasi wala kaming proper representation. Lagi kami ginagawang charity objects. You know, ino-objectify niyo kami sa para maganda sa TV, pampataas ang rating, kailangan drama, nakakaiyak. Pero hindi niyo alam how the damage it has been doing to our image. So, maraming, dapat ang media katulong natin, katulong namin sa pagpapaunlad ng representation of persons with disabilities, na kami po ay mga tao talaga, no? Na hindi rin namin sinasabi na you have to put us in the pedestal, no? Kasi pag yun, naman ang ano, para namang wala nang equality, no? So we're trying to strike a balance here na we need to help the public understand, even the politicians also, na we are not charity objects, no? Hindi kami ayuda objects lang. Kaya dapat media should be the lead in making sure that we have a proper representation, and just so it doesn't damage our image. Kasi sirang-sira na kami sa media, eh. Parang, kaya akala ng iba, hindi kami nakakapag-aral. Kasi yun yung pinapakita ng media, kasi we're always second or third class citizens. Okay. So basically, parang it's a community effort. Ano po? Lahat dapat tulong-tulong. Nandyan yung mga kandidato to make them accountable. Na kumbaga may gagawin sila para sa sektor ng persons with disability. Andyan din yung media at lahat tayo ng mga na nakikinig yun at nanonood. Technically, lahat tayo eh. Lahat tayo. Lahat it's a community tayo. Effort. So thank you very much. Thank you very much po for being here for such an insightful discussion. Conversation. Thank you very much po sa inyong lahat for being with us this morning. Maraming salamat po, Sir Daniel, Miss Chrissy, Sir Lauro. Maraming salamat din sa ating Filipino Sign Language interpreters ngayong umaga. Kasama natin ngayon si Sir Jimuel Jackson at kanina si Miss Joy Villarreal. Marami tayong natutunan sa episode na ito. Sana'y magamit po natin ang mga impormasyong ito para mas lalong maisulong ang karapatan ng bawat Pilipino, lalo na po ng ating mga persons with disabilities. Muli, bago po matapos ang episode natin ngayong umaga, nais po naming anyayahan ang iba't ibang organization of persons with disability at civil society organizations sa Pilipinas na kasamang nakinig ng episode natin ngayong umaga na gustong sumali sa ating mga proyekto para sa ating mga persons with disabilities at iba pang marginalized sector ngayong eleksyon. Para po dito ay maaari nyo kaming makontak sa numerong ito, 0917-106-6265, at maaari nyo rin po kaming kontakin sa Facebook page ng FEBC Radio TV at ng Lente Philippines. Mula po sa buong pangkat ng Dapat Pwede na umalalay sa atin sa loob ng isang oras at ang buong pangkat ng ating production team, ako po muli si Antoinette Eduardo. At tandaan, tuwing Sabado alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, mapapanood ang programang Dapat Pwede. Palaging wagas at dalisay. Maraming salamat po. See you again next Saturday. Dapat Pwede! Dapat Pwede! Programang nagtataas ng kalinangan at kaalaman patungkol sa proseso ng eleksyon at disability inclusion, kasama ang Legal Network for Truthful Elections. Dito lang sa FEBC Radio TV. Walang iwanan, Dapat Pwede! Dapat Pwede!